May depression ka ba? Sa video na ito, sasagutin natin kung ano nga bang antidote nito. Hello mga friends, ako nga pala si Kaiman. Kung napinit mo lamang ang video na ito, hindi aksidente na mapapanood mo ito ngayon. God has a something to do in your life right now, so stay tuned. Kapag pinag-uusapan natin ang salitang depression, napakabigat nito at sobrang negatibo. Kung nakakaranas ka ngayon ng depression, alam kong may gagawin ang Diyos sa iyo sa oras na ito. Bago natin talakayin ang antidote sa depression, unahin muna nating alamin kung ano nga ba ang sanhi at ano nga ba ang nagiging epekto ng depression kapag ito ay malala na sa atin. Ang depression ay isang seryosong sakit na medikal na nasa sangbat ng ating utak. Ito higit pa sa pakiramdam ng pagkalumbay o pagkalungkot sa loob ng ilang araw. Ang depression ay isang mood disorder na nagsasanhi sa paulit-ulit ang pakiramdam ng kalungkutan at pagkawalan ng interes. Tinatawag din ito na pangunahing depressive disorder o clinical depression. Ito ay nakaka-apekto sa iyong nararamdaman, iniisip at kinikilos at maaaring humantong sa iba't ibang mga emosyonal at pisikal na problema. Ano-ano nga ba ang sanhi ng depression? Unang-una ang pagkimkim ng sama ng loob sa isang tao o pangyayari sa buhay. Ikalawa, pag-iisip ng mga negatibong bagay na hindi pa naman nangyayari. Ikatlo, problema sa pamilya. Ikaapat, takot na mawala ang isang bagay na pinapahalagahan. At ikalima, takot na mamatay. Ano nga ba ang epekto ng depresyon? Unang-una, ang depresyon ay nakaka-apekto sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Ang mga taong may kapansanan na mayroong depresyon ay maaaring hindi alagaan ang kanilang sarili, maaaring hindi sila uminom ng sapat na tubig, nangangalaga ng kanilang balat o pinamamahalaan ang kanilang dieta. Ikalawa, maaaring nitong baguhin ang iyong social world. Ang mga kaibigan at pamilya ay walang kamalayan at maaaring hindi makilala ang palatandaan ng depresyon. Ang mga taong nabubuhay na may depresyon ay nagpupumuling pakahanap ng kasiyahan, tagumpay o kahulugan. Ikatlo, maaaring kang maging impulsive. O sa madaling salita, ikaw ay mabilis magalit at feeling mo lahat ng bagay ay nakakainis. Ang pinakauli, ang pinaka-worst, ang pagpapakamatay. Ang mga saloobin ng pagpapakamatay ay madalas na mangyari kapag ang mga bagay ay nagmumukhang walang pag-asa. Kaya kung naisip mo na magpakamatay dahil sa iyong problema, itigil mo yan. Ngayon, ano nga po ba ang antidote sa depresyon? Sa totoo lang po mga kapatid, mahirap talagang masabi kung ano nga po bang exact antidote sa depresyon sapagkat hindi po natin ito nakikita at ito po ay mental illness. Ngayon, narito ang mga ilang dapat ninyong tandaan kapag dumadaan po ay ng depresyon. Una po ay manampalataya tayo sa Panginoon. Walang sino man ang makakatulong sa iyo na magamot ang iyong depresyon kundi ang Panginoon. Siya ang ating Jehovah Rapha o ang Diyos na nagpapagaling. Isa sa mga stories na si Jesus ay healer ay noong may pumuntang isang babae na matagal ng dinudugo at tanging pananampalataya niya lang kay Jesus kung bakit siya gumaling. Ang ikalawa po, maghanap ng mga taong malapit sa Diyos at kausapin mo sila palagi. Ang mga halimbawa nito ay ang pastor, mga leaders ng church o mga kaibigan natin na may malapit na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan nila, maaari mong sabihin ang mga saloobin mo at nararamdaman mo. Mahirap kasi nakikimin ang mga bagay na nakaka-apekto sa damdamin mo na pwedeng ikapahamak mo pa. Isa pa, ang mga taong ito ay lingkod ng Diyos na pwede kang ipag-pray palagi. Tandaan natin na ang labanan natin ay hindi lang physical kundi spiritual. Sinasabi nga po dito sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga maikapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang pinakauli po, ang pangatlo, manalangin po tayo palagi sa Diyos. Ang Diyos ay palagi na riyan naghihintay na kausapin mo siya at ilahad ang lahat ng iyong saloobin. Nagkakaroon lang tayo ng depresyon kung kinakalaban natin ang lahat ng ating ilaban sa sarili lamang natin. Tandaan natin na nandyan ang Diyos na handang sumaklolo kung hindi na natin kaya. Mahal tayo ng Diyos. Bago natin tapusin ang video na ito, kung nakakaranas ka man ng depresyon ngayon kapatid, tandaan mo palagi na nandyan ang Panginoon na pwede mong lapitan. Hindi mo kaya yan kung sasarilin mo ang laban. Kailangan natin ng tulong niya. Sa totoo lang, siya lamang ang may kakayanan na magpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Kaya niyang gawin posible ang imposible. Kaya palagi tayong lalapit sa kanya. Yun lamang po para sa video na ito. Sana po ay marami po kayong natutunan at nakatulong po ito. Isa lang po ang paalala ko sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share po ang video na ito para marami din pong maabot na may ibang mga tao na dumadanas din po ng depresyon. Maraming salamat po sa inyo at kung meron po kayong tanong o gusto matutunan, comment nyo lang po yan sa ating comment section at gagawin po natin yan ng video. God bless po at mag-ingat po kayo palagi.